Ayan, good evening po sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa lahat na may mga na ine-expect sa ating Panginoon, tumayo. Pati sa online na nakikinig ka, kung nanonood ka, sabihin mo naman, ready na ako magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Naniniwala ba tayo, napakabuti ng ating Panginoon? Amen po ba tayo doon? Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Thank you for this wonderful night. I know may gagawin ka, Panginoon, na sobrang amazing, Panginoon. You will amaze us, Panginoon. Thank you for your presence, God. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence, O God. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Oh. Lahat na may ina-expect sa Panginoon, pumalakpak. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank You, Lord. Thank You for Your presence, O God. That You are here. Lord, You are fighting for us. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Thank You, Jesus, for Your presence. Oh. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Let's shout it out. Hallelujah. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. Hallelujah. In the name of Jesus, enemies defeated. Come on.
your presence, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for your presence, God. Ang sabi sa Psalms 23, verse 4, Tumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo, ang pamalo, aking gabay, ang sanggalang. Ang ganda ng promise sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, lalo na sa mga darkest times natin. Hallelujah, Lord. And Lord, this is our moment, Panginoon, to thank you, God. Lord, we thank you, God, for everything, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Move in this place, oh God. Move in this place. Habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Yes, Lord. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Come on, let's sing. Sa dalamhati. Thank you, Jesus. Hindi ka sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugat sa pagsubok na iyo, pinahihintulutan sa laman, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtuduwid mo sa akin, salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat.
Iyo ang papuri at pasasalamat. At pasasalamat. Jesus. Hallelujah. Ikaw ay tupad. Sa'yo ang papuri. At pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tupad. Pasasalamat sa dalang hati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Tugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon, sa dalamhati. Sing it out to God. Naririnig ka ng Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin, salamat, Panginoon, salamat. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Sige po, tayo'y manalangin. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa kabutihan, sa katapatan mo. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Kailanman, hindi mo kami iniwan. Salamat, Lord. Kailanman, yung pagdalim mo sa panalangin, hanggang ngayon, nakakatayo kami. Wala kami magagawa maliban, Lord. Natanganan ng iyong kamay para lalo kaming humawak sa mga pangako mo. Lord, maraming salamat. Sa mga pinagdaraan ng ito, lalo mong pinapakita na napakatatag mo. Ikaw lang ang kamay na kaya naming hawakan, wala ng iba. Maraming salamat, Lord, sa buong araw, buong oras, minuto. Unless the Lord builds the house, its labors are in vain. Lord, sinabi mo po sa iyong masalita, kung ang lahat ng pundasyon ay mawawala, ano ang gagawin ng mga tapat? Kaya Lord, yung foundation ng prayer, hindi namin iiwanan. Huwag mo lang po kaming iwanan, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon Diyos. Gamitin mo ang iyong anak, O God. Lalo pa kaming lumalim, lalo pa kaming humawak sa presensya para makita namin na ibukas mo po yung aming mata, na mas malinaw na aming maranasan ang pag-ibig na meron ka para sa amin. Patawad po, Panginoon, alam mo yung marupok namin mga damdamin. Pero Lord, dahil sa panalangin, tinatayo mo kami. Dahil po sa biyaya, Lord, kaya kami nandito. Wala kaming karapatan, Panginoon, kung di magpasalamat. Salamat, Panginoon Diyos, ikaw ang aming Diyos na mahal. Salamat, may pangalan kaming tinatawag at ikaw ay Jesus.
Thank you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Thank you, God. Good evening sa Praise Family. Makakaupo na po. Sa online, magandang gabi po. First time. Sige po, bago natin ipakilala yung ating speaker. Today, 18th day, nagdibo na yung ating prayer and fasting, no? Dalaga na siya. So, salamat, nandito yung mga kotilyon. Kumbaga, yung praise and worship natin, sobra yung presence. Sana on-site, yung mga nasa online, please come with us. Magpa-schedule po, iba ang presensya ng Panginoon dito. Para ihatid ang napakagandang mensahe, ang word, pakikilala po natin yung ating speaker. Kasama natin to nung youth pa siya, coordinator na hanggang ngayon, international coordinator pa, nakakarating sa iba-ibang panig ng mundo. And we thank God sa buhay ng ating Pastor Jeff Santos. Yeah. Hallelujah. So magandang gabi po sa bawat isa. Parang hindi ko kayo naririnig. Parang wala na kayong lakas. May bukas pa po ah. So day 18 po ang ating pag-uusapan sa gabing ito. So lahat po ng na-bless sa ating praise and worship ay pumalakpak po ng malakas. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga, no, Kristiyano lang yun nakakapagpuri sa Panginoon kahit sa kabila ng bagyo. Amen? Because we are confident and assured that God is with us. Amen po ba? Amen. So, may clicker pala ako dito. Okay? So, nasan po ba yung ano? Pwede ko ba makita dito para lang makita ko kung ano yung po yung naka-flash. Okay. So, day 18 po talks about keep circling. Okay? So, kung tayo po ay sumasabay sa ating devotion, so ito po ay tumutukoy sa patuloy at patuloy nating pag-ikot sa pananalangin. Okay? So, let's begin our story in Joshua chapter 6. Wherein, ito po yung unang topic na discuss ni Pastor Mac, no? It tells us the story about the wall of Jericho. Diba? So, alam naman po natin na every time na nagkakaroon ng prayer and fasting, ito ay isa sa mga biblical stories na hindi natin nami-miss. Palagi itong nakukote, palagi itong nakikwento. So, mabilisan lang po ikikwento natin. So, sa Joshua chapter 6, inutusan po sila ng Panginoon na umikot sa wall of Jericho ng ilang beses po? 7 times. Okay? So, 7 times po, sabi dito sa Joshua chapter 6, verse 4, on the 7th day, march around the city 7 times. Okay? So, inutusan po sila ng Panginoon na umikot at magpuri ng 7 beses. Okay? So, gusto ko pong ikwento na ito po ay bahagi ng ating journey. Okay? Na talagang sometimes mayroon talagang inuutos sa atin na pinapagawa ang Panginoon sa atin. Okay? So, gusto kong isimulan ang kwentong ito sa story ni Tony. Hindi po ni Tony Gonzaga. So, story po ni Tony. Okay? So, mabilisan lang po. Let's discuss yung story ni Tony. So, it was 1994 when Tony wrote an amendment kasi po during that time mayroon pong malaking binabattle ang bansang Amerika. So, Tony was originally from San Diego, California. Tapos po, siya po ay pumunta ng Capitol Hills, Washington, D.C., wherein alam naman po natin ang lugar ng ito ay nandun po yung mga seat of powers o yung offices ng Senate, ng Congress, na kung saan sila po yung lumalathala ng mga batas para sa bansa. Okay? So, ang equivalent po natin dyan is yung batasan complex. So, sa Quezon City, no? Yung House of Representative, yung Sandigang Bayan. So, dito po sa Amerika, sa Capitol Hills po yun, sa Washington, D.C. So, what was the
noble cause. Ano yung ipinaglalaban ni Tony? So during that time, there was a high demand for pornography. So napapalitan na po yung mga palabas nila na kung saan medyo adult yung content. And it leads to pornography. So ang worst pa nito, it was children who is the target of the pornography. So meaning parang tumataas na yung demand. Okay? Tumataas na yung interest ng mga tao when it comes to child pornography. At si Tony po bilang isang manunulat ng batas, gusto niyang i-amend yung batas na ito na ipagbawal. Ipagbawal ang paglaganap ng child pornography. So, ang challenge ay kausapin niya ang 435 offices ng mga congressman at 100 senators para lang pakinggan ang kanyang batas or yung amendment. Okay? So, it was very challenging. And he knew that only prayers can do something para sa kanyang cause. Naniniwala siya na tanging panalangin lang ang solusyon para mapagbawalan ang paglaganap ng pornography. And he is very sure na kailangan meron siyang gawin. So what he did was, is doon pumunta po siya sa Capitol Hills, inikutan niya po ito ng 7 times. He prayed doon sa lugar na yon na kung saan nandun po nag-oopisina ang mga mababatas. Because he was very sure na only prayers, at kung hindi siya sasamahan ng Panginoon, hindi siya magtatagumpay sa labang ito. Okay? May mga bagay po sa buhay natin na kung saan tanging panalangin lang ang pwede nating bitbitin. Hindi kaya ng pera, hindi kaya ng power, hindi kaya ng ating influence yung mga bagay nito, and only God can. And only prayers ang ating sandata. Okay? So, sa tingin po ba natin, madali po yung kanyang challenge na kausapin ang mga mababatas? Kasi sobrang dami nito, ang daming offices nito. And I believe, naniniwala tayo na meron ka dapat sapat na influence para ma-persuade mo ang mga mababatas na ito. So, ito yung kwento. Tony made his last presentation at the Cannon Congress Building. His amendment still seemed like a lost cause. So ito na po yung lahat na ikot niya, lahat po na bisita niya, lahat present niya yung kanyang, nilatag niya yung kanyang mga amendments. Pero ito po yung na-experience niya. Parang talo ako. Parang walang nakikinig sa akin. Pero he was reminded that, ang sabi ng Panginoon, but it is not over till God says it's over. So yun yung tinanggap niyang salita mula sa Panginoon. Pag sinabi kong hindi pa tapos, hindi pa tapos. Hanggat hindi pa natatapos ang labang ito, patuloy kang lumaban sa pananalangin. Minsan, yun po yung kahinaan natin eh. No? So sometimes nauunahan tayo ng takot, nauunahan po tayo ng doubt, nauunahan tayo ng pagdududa kung itutuloy ba natin ang mga bagay na ito. But remind you, pag sinabi ng Diyos na dire-diretso lang ang laban, dire-diretso lang ang laban. So, kailangan hintayin natin sa Panginoon yung go signal talaga na pag sinabi ng Diyos na stop na, stop na. Okay? So, dito, talaga na-remind siya na hindi ko pa sinasabing stop na. Okay? Hindi pa ito. May mga pupuntahan ka pa para magpatuloy. So, sabi nga dito, no, if your cause is ordained by God, then the battle belongs to the Lord. Kung ang pinaglalaban mo sa panalangin ay talagang bunga yan ng desire mo at iyan ay kalooban ng Panginoon, patuloy mo yung bakahin sa panalangin. Kasi naniniwala tayo na kung ito ay galing sa Panginoon, sure tayo na ito ay tutugunin ng Panginoon. It is His victory to win, not yours. Tandaan po natin,
once we set a battle, okay, hindi po natin laban yun. Laban po yun ng Panginoon. Okay? So, minsan ang treatment natin sa mga problema, Lord, laban ko to eh. Diba? Kaya ang feeling natin, pag natalo tayo, talo nan tayo. Diba? Pero, ang nire-remind sa atin ni God dito, when you set foot on a battlefield, it is not yours. It is mine. Okay? Tandaan po natin yan. Kung nakikibaka kayo sa karamdaman, ang sabi ng Lord, hindi yan sa'yo. Laban ko yan. Pag ikaw ay nakikibaka sa financial problem, hindi mo yan battle, anak. Laban ko yan. Pag ikaw ay kumakaharap sa maraming problema, tandaan mo lang na hindi ikaw ay nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon at lalaban ka ng Panginoon sa laban ng buhay na ito. Minsan yun po yung problema natin. Inaako natin yung para sa Panginoon. Diba? Sometimes, may mga panalangin tayo na sinusukuan natin. Kasi feeling natin hindi ito magtatagumpay. Pero let me remind you once again that the battle is the Lord. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Sabi ng Lord, I will fight for you, says the Lord. Diba? So, tandaan po natin na sa gera ng buhay, palagi natin kasama ang Panginoon. So, during that time, nung na-remind siya ng mga verse na ito, nagpatuloy siyang mag-present ng kanyang amendment. Sabi ito, as my leg crossed the threshold, as I exited the 435th office, my pager went off. The chairman had just agreed to allow my amendment to be added to his telecommunication bill. Ano po yung amendment na ipatigil ang child pornography? Okay? Yun po yung amendment. Okay? Pero hindi niya na po yun nalaman kasi nga po, nag-turn off na yung kanyang pager. Okay? So, during that time, 1994, pager. Wala pa tayong, siguro hindi nyo pa po nakikita kung ano yung sura ng pager. No? Parang maliit siya na ganyan, na kung saan tinatawag mo yung message, tapos yung telecommunication provider, i-feed in niya yung message doon. So ngayon, cellphone na. So hindi na gaanong mahirap. So, ano yung gusto natin ipakita dito? So point number one, sometimes God shows up, sometimes God shows off. Okay? So, anong gusto natin i-point out dito? That God's timing is impeccable. So, pag sinurch natin yung word na impeccable, it is perfect, flawless, smooth. Okay? So, sa tingin po ba natin, perfect timing yung ginawa ni God? Amen po ba? Amen po ba? So, naniniwala tayo na perfect timing po yun. So, inalaw na muna na talagang dumanas ng struggle si Tony bago siya umaksyon. And I believe that's part of God's plan. Kasi kung sa umpisa pa lang, naging madali ang lahat, baka hindi mapapurihan ng Panginoon. Pero dahil dumaan siya sa maraming challenges, nakita natin yung timing. Diba? Alam niyo po ba sa blessing, napakahalaga po ng timing. Diba? For God's time is not similar to ours, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Ang kalooban ay ang karunungan ng Panginoon ay higit sa ating karunungan, 'di ba? So, for his thoughts are higher than us, 'di ba? So naniniwala tayo na may mga bagay sa buhay natin na tanging Diyos lang ang nakakaalam ng perfect timing. So, in Ecclesiastes chapter 3 verse 11 says, "He makes all things beautiful in his time." So, what makes it beautiful when we know and acknowledge the perfect time of God? 'Di ba? So, yung oras po natin, maaring hindi pa 'yan ang oras ng Panginoon para sa atin. So, kaya nga kung tayo po ay nagkakaroon ng problema dito sa pag-iintay, let me remind you of four things. Don't lose heart, don't lose hope, don't lose faith, and don't lose patience. Okay? So may mga times po na kung hindi tinugon ng panalangin ng Diyos ang ating mga panalangin, don't lose heart.
Huwag po kayong mawala ng huwag pong ma-break yung heart ninyo. Lord, nagtatampo ako kasi hindi mo sinagot yung panalangin ko. Don't lose hope. Patuloy kang humawak at patuloy kang magtiwala sa Panginoon. At patuloy kang maghintay. Okay? So, tandaan po natin na may mga bagay talaga na hindi tayo kontrolado. At tanging Diyos lang nakakaalam kung kailan ito ibibigay sa atin. Amen po ba? Amen. So, palakpakan po ng ating Panginoon. Hallelujah! Sabi po dito sa Matthew 7:7, keep asking, keep seeking, and keep knocking. When we keep asking, ano po yung promise ni God? It will be given to us. Diba? Anak, hingin mo sa akin. Ibibigay ko sa'yo. If we keep on seeking, we will find. Matatagpuan natin siya. And we keep on knocking, He will open the door. So tandaan po natin, hindi po nasasayang ang mga effort natin sa Panginoon. If we keep on asking, Lord, bakit hindi mo ito binigay? Lord, kailangan ko po ito. Lord, kailangan ko pong makuha ito. Just keep on asking God. And keep on seeking Him. And keep on knocking the door. Kasi tandaan po natin, hindi po bingi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nor hindi siya bulag para makita kung anong sitwasyon natin. He is very active, He is alive, and He is aware kung ano po nangyayari sa atin. Just keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. So point number two, sometimes God will push us to our absolute limit. So dito po, nais ko lang i-emphasize na may mga bagay po sa ating buhay na kung saan gustong i-stretch ng Lord yung faith natin. At i-build yung character natin. Okay? So, nais ko pong i-share sa inyo yung nangyari po kay Abraham nung i-offer niya po yung anak niya. Diba? So, nung time na yon, God test Abraham na i-offer yung kanyang anak na si Isaac. So, during the time, it was all set. Planadong-planado na kung paano gagawin. So, during the time na tinaas na ni Abraham yung punyal para patayin at i-offer yung kanyang anak. Nag-respond si God. Diba? And then, nag-provide si God ng ram. Okay? Na siyang i-offer. Okay? It was an absolute test of faith. Okay? So, malinaw na sinusubok ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham during that time. And then, because Abraham is a man of God and he is obedient, talagang ginawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Pero to the point na ang gusto ng Lord doon ay ituro na i-stretch ni Abraham yung faith niya at i-build yung character niya, which is to fully trust God. So, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa network po namin, pinag-usapan namin ito bago pa lang mag-prayer and fasting. Ano yung mga big and bold prayers natin sa network natin? So, lahat po ng leaders nag-submit po sa akin. So, ni-review ko po isa-isa. So, ang impression or ang pinapagawa po sa akin ni God is i-monitor yung progress ng prayer. So, kasi sabi ko parang minsan yung prayer request natin parang New Year's resolution, di ba? Parang excited ka kasi January, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ganyan. Pero yung accountability yung pinakamahirap, yung sustainability, tsaka kung paano mo i-monitor. So, meron akong isang leader na sabi niya, Tay, gusto ko mag-ipon ng 1 million. Okay, 1 million savings. Sabi ko, praise God, hallelujah. Salamat dahil nilagay ng Lord sa heart mo yung desire na yan. Okay? So, nag-start na yung prayer and fasting. So, one huddle namin, kinausap ko siya. Sabi ko na excited ako sa ano mo, sa iyong prayer request na makapag-ipon ka ng 1 million. Tanong, ready ka na ba na magkaroon ng 1 million? Okay. Napaisip siya,
So, tingin ko hindi ka pa ready kasi hindi ka nakasagot agad sa akin eh. So, nak, ito yung gusto kong malaman mo. Na sometimes, kahit yan yung nilalagay ng heart sa atin, minsan hindi yan yung inuuna niya. Ang inuuna niya is yung character mo. Kasi, baka hilingin mo yung 1 million, hindi pa ready yung heart mo, sayangin mo lang yung 1 million. Diba? Baka ang binibuild ni God sa atin is yung character of spending. Kaya ko bang, or character of stewardship, kaya ko bang pangalagaan yung perang ito na ipagkakalob sa atin ng Panginoon? Sometimes, we tend to see the blessing na yun na. Pero along the way, God has other plans. Diba? May plano ang Diyos. Though, sabi ko nga, i-acknowledge mo yung plan na yan. Kasi baka yung blessing na ito, pag na-mishandled ito, maging curse. Diba? So sometimes, God is building our character bago natin tanggapin yung actual blessing na gusto ng Panginoon na ipagkalaob sa atin. So ganun din po yung ginawa niya kay Abraham. So, when he tested Abraham, it was not parang ma-execute lang yung act of obedience. But it's a test of faith and building of character. So, ganun din po yung nais ng Lord para sa atin. So, when every time na tayo po ay nananalangin, so, tandaan po natin na hindi lang concern ni God yung panalangin. Concern niya rin yung proseso. Yung pagbabago mo, bago mo tanggapin ang katugunan sa panalangin yon. Amen po ba? Singa po, malakas sa palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. So, meron din po ditong nabanggit si Mark Batterson yung about counterfactual theory. Yung counterfactual theory po, ay it talks about yung answering the question, what if? Okay? So, sinasagot na lang, what if, okay? So, this time po, sabi ni Mark Batterson, tingnan natin, i-apply natin yung theory na ito sa mga biblical accounts or biblical stories. Okay? So, what if daw, hindi daw umikot sina Joshua ng 7 times sa wall of Jericho? What will happen? What if? O na, nagbida-bida sila. Gusto, sabi ng Lord, 7 beses, ay Lord, 4 lang ang gusto namin. Bida-bida eh, bida-bida, di ba? Parang ganon. Sometimes ganon tayo, etong gawin mo, pero Lord, hindi, discard ko to. Ito po yung gagawin ko. So what if? So sa tingin po ba natin, bumagsak po ang wall of Jericho? Hindi. Kasi hindi nila sinunod. Okay? So ano pa yung what if? What if? What if kung hindi namatay si Jesus Christ sa cross of Calvary? Saan po tayo pupulutin ngayon? Di ba? So what if kung hindi tinutupad ng Lord yung mga promises niya? Di ba? What if kung ang mga mananampalataya talaga ay talagang walang inaasahan sa hinaharap or sa future? Di ba? So lahat po yan, it talks about what if. Okay? At naniniwala po tayo na kapag ang mga bagay na ito ay hindi natupad, the miracles would have been forfeited right before it happened. So nawawalan po ng saysay yung pagpapala at saka yung miracle na yon kasi hindi mo sinunod yung plano ng Diyos sa buhay mo. Okay, may mga times po, ako napaisip din po ako dito eh. Lord, kaya pala may mga prayers din ako na ano, na talagang sa tingin ko talaga sablay. Kasi yung nag-what if ako eh. Diba? Nag-what if ako. Hindi ko sinunod yung gusto mong gawin. Hindi ko sinunod yung inuutos mo sa akin. So, therefore, na-forfeit yung miracle. Na-forfeit yung blessing na para sa akin. Kasi, instead of trusting God, nagtiwala ako sa sarili kong lakas at sa sarili kong kakayanan. So, nag-what if ako? What if? What if kung i-shortcut ko kaya ito? What if kung gawin ko kaya sa sarili kong discarding ito? So, sometimes in our lives, alam ko po, ginawa natin to. Diba? It's a form of cheating eh. Diba? Parang chinit natin si God. Diba? Sabi ni God, 7 days eh. Pero dahil napagod ka, ginawa mo lang 6.5. Diba? Sabi ng Lord, 7. Diba? Pero dahil napagod tayo, dahil hindi tayo
fully nagtiwala sa Panginoon, dumiskarte tayo, nagbidabida tayo, ayan, na-forfeit yung blessing na para sa atin. So alam na po natin ha, na pag may pinapagawa ang Diyos sa atin, huwag kang bidabida. Okay? So huwag kang bidabida. So sumunod po tayo sa ating Panginoon. Amen. So sa online po natin, first comment, huwag kang bidabida. Sumunod ka sa Panginoon. Amen. So habang inaaral po natin ito, ni-remind ulit sa atin na God responded in our prayers in three ways. Okay? First is yes. Ang sagot ko sa panalangin mo, anak, yes! Okay? So, umikot si God at sabi niya, I want you. Sabi niya, yes! Ang sagot ko dyan. So, pag ang sagot ni God ay yes, ano dapat yung respond natin? Hallelujah! Praise God! Amen! Praise God! Lord, salamat, Panginoon, dahil tinupad mo yung mga panalangin ko. What if kung ang sagot ni God ay no? Anong respond natin? Trust God. Okay? Trust God. Lord, magtitiwala pa rin ako. Okay? Magpupuri ako pero magtitiwala ako talaga sa'yo. Okay? So, ang huling respond is not yet. So, what would be our response pag sinabi ni God na hindi pa? No, ano? Noted. Okay. Noted, God. Keep me posted. Okay. Keep circling. Okay. Naipasok, no? Naipasok ko yung keep circling. So, bago mo inoted si God, umikot ka muna. Okay. Umikot ka, manalangin ka, manalangin ka. Hanggang tuparin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Amen? Sa ang alam ko dati dito, maybe eh. Parang, di sigurado si God. Parang hindi. Ang tamang term dito is not yet. Di ba? Because it acknowledges God's perfect time. Hindi pa anak ngayon. Next year. Okay? So yung January, naalala ko si Pastor Mel, ano daw yung January 2 niya? Secret! Pero sabi ni God, not yet. Not yet ba? Oh, yes na. Okay? Pero naniniwala tayo na merong in-appoint na perfect time si God para sa ating Pastor Mel. Amen, amen. Pero sa ngayon, secret muna ito. At huwag tayong bidabida. Okay? Huwag natin pangunahan si God dahil may magandang plano ang Diyos sa ating Pastor Mel. And I believe lahat po tayo na may bit-bit na panalangin dito, hindi pa man nagsisimula ang prayer and fasting, candidate na tayo sa tatlong yan. Okay? So sometimes, God says no for our betterment. Sa ating sariling kabutihan. Kasi it's a negative, parang rejection yung no eh. Pero tandaan natin na ang gusto ng Lord i-build yung character natin. Na ang gusto ng Diyos ay i-stretch yung faith natin. So, parang feeling ko, hindi mo pa ini-stretch yung faith mo. Ang sagot ko muna, no. Sige, stretch mo yung faith mo. Ang sagot ko dyan, yes. Diba? So, wag po tayo mawala ng pag-asa kung ang mga bagay na ibinibigay natin sa Diyos ay ang sagot niya ay no. Because God has perfect plan for each and every one of us. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. So, anong option? Okay, anong option natin? Dalawa lang daw po yung option natin, to pray and not to pray. Okay? So, sa mga sitwasyon natin sa buhay, wala pong alachamba. Walang blessing in disguise. Walang ganon. Okay? So, kinukonsider lang natin yun, pero ang totoo is, may option tayo. To pray for it or not to pray for it. So, kung kayo po ay may marubdob at malalim na kahilingan sa Panginoon, the option is for you to pray. Okay? Because yun yung gusto ng Diyos sa atin. Ipanalangin natin yung mga desires natin. Okay? Kasi yung mga bagay na hindi natin ipinapanalangin, hindi naman yan mahalaga. Kasi hindi mo pinagtutuunan ng pansin. Hindi mo pinag-uubusan ng panahon. Okay? Kung may malaki kang laban sa buhay ngayon, ang option mo, mga kapatid, is to pray for it.
at ilaban mo ito kasama ang Panginoon. Amen? Mag-set ka talaga, mag-declare ka talaga, Lord, I will set foot on a battleground. Let the battle begin in prayer. So talagang lahat po talaga ay kailangan natin bakahin sa pananalangin. Gusto ko pong i-share sa inyo yung aming prayer and fasting miracle and blessing. So, nais po nating ibahagi at maging encouragement po ito sa bawat isa. So, simulan po natin ito in 2005, nung kinasal po kami ni RV. Okay. So, during the time nung kami po kinasal, ang desire talaga namin is talagang makabukod kami agad ng bahay. So makahanap kami ng aming matitirahan para magsimula. Alinsunod po doon sa gusto ng Lord, di ba? Yun po yung design ng God talaga sa atin. Once na tayo ay kinasal, tayo ay bubukod para mag-build ng own family. So it was the desire sa puso namin. So after a year, nag-start na po kami maghanap ng property. So alam naman po natin, di ba, bagong kasal, di ba, as newly couple, parang excited ka sa lahat na mangyayari. So sabi ko, pag every time na magkikita kami ni Arby, sabi ko, may nakita akong brochure, ganito, may nakita akong ito, subdivision, ganyan. So, nag-start kaming maghanap. Okay? So, yung prayer namin noon, talagang, Lord, gusto namin makahanap talaga ng bahay at makalipat kami. So, ang nangyari po noon, sige, hanap ng hanap, although busy rin po kami. Pero, mostly ng location na nakikita namin, it's either malalayo. It's either sa Bulacan, it's either sa Cavite, or sa Rodriguez Rizal, yung mga gano'n, Antipolo. So, wala dito within the vicinity. So, at wala naman talaga kami makikita kasi wala naman pong subdivision dito na binubuo, di ba? Kasi mostly occupied na yung ating lugar natin. So, hanap ng hanap. Pero nagkaroon lang po ng delay when my dad passed away. So, during that time po, after namin ikasal, nag-decide po kami na magstay muna sa bahay ng mga parents ko. Okay? So, after several years, namatay ang dad. So, parang hindi pa yun yung perfect time para kami ay lumipat. Okay? So, kasi gusto namin ialagaan ni ng mami, i-support siya. Siyempre, nasanay siya, nakasama niya yung dad. Si daddy ng matagal na panahon, tapos biglang nawala, tapos kami rin aalis. So, as a show of support, we decided to stay for a while. Okay? Pero diretso pa rin po yung aming paghahanap. Okay? So, hindi namin namalayan, hanap ng hanap, dumaan po yung maraming panahon. Pero it was latter part of 2014 nang nagkaroon talaga kami ng strong desire para i-push through yung plan. So, ang original plan, sabi ng mami, total meron naman tayong parang extra na space. Why not doon na lang kayo magpatayo ng extension para sama-sama rin tayo. So, to cut the story short, nagkaroon ng mga diskusyon, parang may mga nag-oppose na hindi kayo pwede magpatayo dyan, ganyan. So, medyo na-hurt talaga kami sa ano na yun. So, parang bakit di sila masaya sa plano natin. Pero it was January 2015 nung talagang binitbit namin yung prayer na ito dito sa prayer and fasting. It was 2015. Talagang, Lord, talagang iikutan namin ito. Iikutan talaga namin yung prayer na ito. And during that time, you know, may mga nakikita na kaming potential na lugar na pwedeng lipatan. Pero nagkaroon kami ng specific prayer. Lord, kung bibigyan mo kami ng bahay, gusto namin malapit sa church. Kasi sabi ko, yung eskwelahan ng mga bata, pwedeng mag-adjust kung nasaan yung location namin. Yung office namin, pwede rin kami mag-adjust.
kung nasaan. Pero, Lord, kung pupunta kami sa malayong lugar, ang unang maapektuhan namin dyan, yung ministry namin. Biruin mo kung malayo po, di ba? Talagang consideration yung distance. So, we prayed for a specific, Lord, gusto namin malapit lang. Malapit lang talaga sa church kasi we don't want to lose our ministry. We want to keep on serving you sa church na kung saan gusto namin yun ang maging community church namin at yun ang maging community church ng aming mga anak. So that was a specific prayer. Alam nyo po ba, nag-prayer na, di ba? Usually 5 days lang yun. It was parang last day na kung saan merong ano sa amin, lumapit sa amin. Alam nyo ba na may binibend ng property dyan? So, yun yung ano. Saan po yun? Dyan lang, malapit lang sa church dito. So, kapatiran po natin din yung ginamit para magsabing yun ay binibenta. Okay? So, pinuntahan po namin. Tapos, nilatag na po yung eto yung presyo, ganyan-ganyan. Eto yung mga dapat gawin. So, na-excite talaga kami, Lord, praise God, ito na yun. Malapit sa church. So, excited kami, nakatanggap kami ng ano, ng parang phone call or text ba yun, mami? Parang ano, advice na parang, oops, parang hindi na daw ibebenta yung bahay. Siyempre, initial reaction, malungkot ka. Diba? Tao lang naman tayo. Okay? Pero, ewan ko ba, ang galing ng Lord kasi nang lalabad yung spirito talaga namin during that time. No, Lord, amin talaga yan. Amin talaga yan talaga. Ikot natin sa panalangin. Talagang ipanalangin natin. No, atin talaga yan. Kiniklaim talaga namin sa heart namin na amin talaga yon. So, tinawagan ulit kami. Sige, pwede nyo na ulit puntahan. So, binisita namin. Hindi ko lang ma-recall kung during that visit namin, tinutour na kami nung may-ari. Oh, ito yung ganyan. Ito yung living room. Ito yung kitchen. Ito yung bedroom. Tapos sabi niya, oops, huwag muna kayong bumaba. Kasi may buyer sa ibaba na tumitingin. So, another na naman challenge. Another challenge na naman. Ako, Lord, baka hindi na naman to matuloy. Pero you know what? Sabi niya, huwag muna kayong bumaba. Saglit lang. Kakausapin lang sila. Kasi yung inaas na presyo ay mas mataas na binibigay dun sa nag-i-inquire sa baba kaysa yung sa amin. So, anong implication? So, kung perang pinag-uusapan, mas igagrab ng owner yung mas mataas yung bayad kaysa sa amin na inofera ng ganun. So, talagang nananalangin kami, Lord, amin talaga to. Pero you know what? Yun yung sinasabi na God shows off. And sabi ng may-ari, pero feeling ko kayo makakabili. Sabi ko, Lord, ang galing naman kasi hindi ikaw yung nagsalita. Inilagay mo yung word doon sa bibig ng owner na kami ang magmamayari ng bahay na ito. And nararamdaman talaga namin na parang it was God who spoke to us. Nararamdaman talaga namin na feeling ko ikayo ang ano, makakabili nito. So, 2015, tinan niyo po, ginugel map ko yan. Kung lalakarin niyo po yung bahay namin, 2 minutes lang po nasa bahay namin kayo. So, answered prayer po, di ba? Sabi namin, malapit sa church. Kulang na lang po, tumapat kami sa church. Kaso baka kung tumapat kami, si Pastor Emer, di dyan nakatira. Okay? So, ang galing talaga ng Lord, no? So, ito yung church natin sa Google Map. Ito po yung church. Ay, ito po yung bahay namin. Yung bahay po namin, nandun lang po sa kabilang street ng church natin. Napakabuti po ng Panginoon. Di ba? Napakabuti. So, talagang he answered prayers. So, pero talagang naramdaman din namin yung pag-stretch ng Panginoon during that time. Talagang umiiyak kami, Lord, nagdududa sila na ano na sa amin yung ibibigay, pero naniniwala tayo sa perfect time ni God. Amen. In-acknowledge namin yung perfect time ni God. And I believe ito ay naging encouragement po sa mas marami sa atin na anuman ang bitbitin nating panalangin, didinggin ng Panginoon in His perfect time. Okay? So,
When you quit circling, you don't just compromise the present. Every promises, miracles, blessing in your future is forfeited. So just keep on circling, mga kapatid. Okay? Just keep on circling. And kung may mga times na kayo ay nagdududa, I just want you to tell you na God knows the master plan. Never nagkamali ang Panginoon. Never na ipinagkait ng Panginoon yung desire ng heart natin. If it is God's will, if it is ordained by God, ang sagot ni God, why not? Okay? Why not? So this time po, I just want to share this song to you. Talagang ano po, ito isa to sa mga ano, sa mga favorite songs ko. Classic na nga po ito eh. So gusto ko lang din po kayong dalhin dun sa idea na talagang when everything else is talagang hindi natin kontrolado, ang sinasabi po sa song is trust His heart. So I want you to meditate and reflect on this song and let's continue to be inspired sa ginagawa ng Lord sa buhay natin. Amen? Pwede nyo pong sabayan if you are familiar with the song. Hallelujah. Sige po. His heart. Hallelujah, Lord. Trust His
alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, just His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, just His heart. Hallelujah, Lord. You know, every time po na tinitingnan ko yung bahay, parang it reminds me of God's faithfulness sa buhay namin. Kahit saan po kami tumingin dun sa sulok ng buhay, it reminds us of God's answered prayer. Sabi namin, Lord, salamat because yung bahay na ito ay magiging lugar na kung saan magtitipon-tipon yung mga leaders para mag-cell group. And it happened. Every time na nag-gather kami at every time na kinikwento namin ito, ako po, palagi po ako naiiyak talaga. Kasi naniniwala po ako na talagang ito yung visible na kilos ng Panginoon sa buhay namin. At kung ginawa po sa amin ng Panginoon ito, kayang gawin ng Diyos yan sa inyo. Dahil ang Diyos natin ay mabuti, never siyang nagkamali. Ang Diyos natin ay sobrang bait. Na talagang hindi niya ipagkakait yung mabuti para sa atin. At kung nagdududa tayo na Lord kailan, God knows His master plan. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. And He knows the perfect timing. Alam ng Diyos kailan niya pakakawalan yung mga kasagutan ito. Kaya mga kapatid, do not lose hope. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Keep the faith. Keep on circling. Ikot lang ng ikot. Dalangin lang tayo ng dalangin because naririnig ng Diyos ang bawat panalangin natin. And He set an appointed time para sa kasagutan ito. Kung may bitbit ka man sa gabing ito ng mga panalangin na, Lord, ang tagal na eh. Lord, parang naiinip na ako. Pero ang sabi ng Lord, keep on circling, anak. Ilaban mo yan kasi laban natin ito. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. And I believe tonight, as a gesture po ng ginawa ng mga nina Joshua sa Wall of Jericho, I want you to stand up on your own feet. Sige po, stand up on your own feet. Sabi no, lumakad po sila, umikot sila lang 7 beses at sumigaw sila this time as a gesture po. Gusto ko pong ikot nyo yung kamay nyo ganyan. Ikot nyo po yung kamay nyo ganyan. Sige po, ikot nyo po. Sabi ng Lord, keep on circling. Hallelujah. And this time po mananalangin tayo. And this time, gaya po ng ginawa ni Joshua, malakas po nilang isigaw yung mga panalangin natin as they keep on circling. Come on, church! Maging sa online, keep on circling! Hallelujah! 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 Sige po, naririnig ng Diyos yung mga panalangin mo. God is telling you, anak, keep on circling! Keep on circling! Miracle happens! Hallelujah! 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 Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, naririnig mo, Panginoon, ang mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. And Lord, we choose to trust in you, O God. Nagtitiwala po kami, Panginoon. And Lord, we will be hopeful, Panginoon, na in your perfect timing, Panginoon,
You will answer our prayers, Panginoon. Just keep on circling. Hallelujah, hallelujah. Kung ikaw ay may pinapanalangin ng kagalingan, keep on circling hanggat di mo natatanggap ang kagalingan. Kung may mga problema sa relationship, just keep on circling. God is hearing your prayers. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, patuloy po kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa makamit po namin, Panginoon, ang tagumpay ng kasagutan sa aming mga panalangin. Lord, as we wait, Panginoon, stretch our faith, Lord. Build our character, Panginoon, to trust in you, Panginoon, to put our confidence in you, Panginoon. Lord, ang mga pagsubok ay bahagi rin, Panginoon, ng mga trials, Panginoon, or test of faith namin, Panginoon. Lord, ina-acknowledge po namin, Panginoon, na you have a perfect plan, Panginoon, sa bawat isa. Lord, never kang nagkamali, Panginoon. Sobrang runong mo, Panginoon, para magkamali, O God. Lord, sobrang buti mo, Panginoon. Hallelujah, para hindi sa amin ipagkait ang mga bagay na ito. Lord, hindi ka maramot, Panginoon. You are the God of abundance, Panginoon. Kaya, Lord, we are confident, Panginoon, na lahat ng bit-bit namin, Panginoon, ay may nakalaang kasagutan. Lord, do it again, Panginoon. Do it once more again. Amazing things will happen, Lord. Hallelujah, this is our declaration. Surprise us once more. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hindi matatapos ang prayer and fasting na ito, Panginoon. Maraming magte-testify, Panginoon, ng iyong kabutihan, O God. And we are sure of that, O Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Lord, we continue to trust in you, Panginoon. And we will keep on circling, Lord, until we receive the miracle from heaven, O God. Lord, we thank you, we love you, and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Balakas sa palakpak at pagpupuri sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po. Wow. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Grabe, napakabuti ni God. Amen po. Sobrang ang ganda ng mga niremind niya sa atin sa gabi pong ito. Keep circling. No? Patuloy tayong umikot, ibilugan yung mga panalangin na ibinibigay sa atin ni God na dapat nating ilaban po. Kaya naniwala po ako no, sa dumaan na almost 18 days na po tayo nagpe-prayer and fasting. Ngayon naman po, may mga few reminders lang po tayo. So, sa January 31 po, ang ating first fruit offering. So, sino pong excited sa ating first fruit offering? Yan, no? Sakto rin po yon sa 21 days natin ng pananalangin at pag-aayuno. And I believe, sobrang dami nating tinanggap mula kay God. Mga malalaking panalangin, mga pangarap, mga prayers natin na hindi na po natin pinagpe-pray. Kaya ito po yung best time. Para po, taniman naman po natin yung mga malalaking panalangin pong iyan. Amen po. So, ang mangyayari po sa ating first fruit offering po, magkakaroon tayo ng on-site pa rin, isang first service and second service po. Sa mga makaka-attend po sa ating on-site, doon po natin dadalhin yung first fruit offering po natin. Pero dahil nga po may protocol at hindi po lahat pwedeng pumunta ng dagsaan po dito, nagkaroon po tayo ng mga schedule para po sa bawat network. At ito po yung i-announce ko po sa inyo. So, ang network po ng, sa 12 o'clock to 12:45, ang network po ng Hannah, Ruth, Mary of Bethany, Abigail, Revival, and Viral po. Ang pupunta po dito para dalhin po ang kanilang first fruit offering. Pagdating naman po ng 12:45 to 1:30, ang team naman po ng Virtues, Deborah, Fruitful Branches, Esther, Caleb and Rebecca. So sila naman po yung magpupunta dito para dalhin po ang kanilang first fruit offering. And pagdating po ng 1:30 to 2, sa men's network naman po ang Jabez, Moses, Enoch, Nehemiah, David and Paul. At pagkatapos po nito, magkakaroon na muna ng 3 p.m. service ng second service ng 3 p.m.
At ang mga naiwan pong network ay magdadala po ng kanilang first fruit offering ng 5 o'clock to 5:45. Ang mga network pong ito ay yung Jairus, God's Finest, Gideon, P413, Joshua, and Samuel. So ang ating first fruit offering po ay kanya-kanya pong envelope. Make our own envelope po, no? So pwede natin pagandahin bilang excitement natin, no, sa pag-o-offer kay God. So huwag natin kalilimutang ilagay yung mga prayer request po natin doon. So maraming salamat po. Tuloy-tuloy pa rin po, kita-kits po bukas sa ating prayer and fasting. Meron pa rin pong on-site and online. God bless po sa ating lahat.